encounter na yun is face to face. Yun yung sinasabi ko na 1 meter away from me. Na nakaiwas lang ako. Nakailag lang ako nung pinutukan ako. Kaya parang nalimpungatan ba ako na totoo na pala to. So I have to fire my gun. Kasi pagsilip ko ganun, nakaganyan, nakatutok na sa akin, nakaiwas lang talaga ako eh. Naka-wave lang ako. Wave lang. Naramdaman ko pa yung pressure. So, sabi ko, meron talaga akong protector. Kahit yung mga tao ko magsabi, sir, nakailang ano na kayo, meron talaga kayong taga-ligtas. First time, akala ko nga nung una, sabi ko unang ano siguro makakonsensya ako. Pero hindi, because I have set my mind na part ito ng trabaho ko na kung hindi naman namin gagawin to, gagawin din nila sa mga mabuting tao yun. Kumbaga, wala. So it's part of the job talaga. Marami rin sa mga relatives ko kasi noon na nasa military, PC, police, military. Every time marinig ko sila, even during elementary years, parang naano na talaga ako mag-military. Kaya since mag-military ako, I would rather join yung PMA. When we were on our second year sa academy, we had this orientation tour. In-orient kami sa iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines. So, napabisita nga kami dito sa yung Navy SEAL headquarters. We call it Special Warfare Group. Pero hindi mo sila marinig sa limelight, pero marami silang ginawa. So, that really attracted me. Yung training, kasi syempre, I was into the military. Gusto ko yung ano na. Gusto ko yung mabangis na. Parang ganyan. Sa unit ko yung SEAL, yung training is bread and butter namin yun. Walang ginagawa, train. We don't do patrol, strike. So pag may information, hit yung target. Pag wala doon, uwi. So hit, strike lang. Personally, yung mga in combat talaga, siguro 4 times na medyo life and death. Sa trabaho ko, ilang pagkakataon na I was saved because I believe I started the day or I started every activity with a prayer. I was captured at gunpoint. Hindi naman siya in combat, pero it was really a very, very experience yan. Nakakatakot na experience na hindi ko rin nakalain na buhay pa ako. I was detained for a few hours siguro. A few hours, 3 hours. 3-4 hours. Sa bundok. Kinuha yung baril ko. Yung mga ano ko. God really worked sa akin nung time na yun. Inanyan talaga ako ng baril. Baril dalawa. Apat dito, apat. Ang unang-unang lumabas sa isip ko, Lord. Kasi hindi mo akalain yung sitwasyon na ganyan pala, ikaw lang mag-isa, tas ang dami nila, parang helpless ka. Wala kang ano, kahit anong tapang mo, ano naman magagawa. So, siguro pinaramdam lang din sa akin yun. Nauna siya sa akin. Nung nasa Davao pa kami, auditor siya ng Davao Doctors. Nung nalaman niya na ganyan, sa kanya sinabi na, alam mo ba yung mga prayers ko sa'yo, mga prayers ko na ano, doon ko dinadaan kay Saint Jose Maria yan. Sinakuha siya ng prayer unit doon sa simbahan na yun na malapit sa Davao Doctors noon. Sabi niya, in fact, marami na akong mga wishes, mga prayers na inano kay Lord through kay Saint Jose Maria na nag-grant talaga sa kanya. I believe yung devotion ko sa kay Saint Jose Maria, yan yung nagbibigay sa akin ng direksyon ngayon tsaka ng halaga ng mga ginagawa. O yan yun, yung devotion na yan, mas nagpapa-improve ng pagiging Kristiyano. Sinisingitan ko yung training ng about God, about being good, about sabihin ko,
you know, tao lang tayo, alam po nagkakamali tayo, pero ginawa ng Diyos yung binigyan niya ng simbahan, binigyan niya tayo ng pagkakanoon. Every time na magkasala tayo, makagawa tayo ng mali, babalik tayo sa Kanya, pwede tayong bumalik sa Kanya. So sinisingit ko yun sa lecture. You know, may mga bisyo kayo, may mga ano kayo, pero magdasal pa rin kayo kasi very important yung pagdadasal na yun. Kahit sa mga simpleng bagay, yung mga ordinary works na yan, napaka-importante yan. Kung being a father, be a good father. Sa kanila, kung estudyante kayo, be a good student. Dito ngayon, gawin niyo yan. Kasi yung ordinary works na yan, na-sanctify niyo. Hindi niyo alam na sanctify niyo yung profession niyo, yung ginagawa niyo, and in-offer niyo yun sa Panginoon. And in fact, one time may lumapit sa akin kasi makita mo mga Marines, mga estudyante mo, akala mo hindi maniwala. Pero may lumapit sa akin na nagpasalamat. Alam mo, sir, salamat ako, sir. Natutuwa kami sa iyo, sir, kasi sinisingitan mo ng Diyos. Proud na proud ako nun, kaya inuulit-ulit ko na talaga. Kung may kwento ko lang sa kanila yung mga experiences ko, how prayer really work sa akin. Kung may ano ko lang talaga sa kanila, na kahit anong maliit na bagay ang gawin mo, kahit anong, sa umpisa natin ng prayer, kung natakot ka, magdasal ka. Kung may worry ka, magdasal ka. Kung kinakabahan ka, magdasal ka. Dati kasi may ugali sa military na parang ayaw magdasal, nahihiya. Sa amin, hindi na nakakahiya yun. Kailangan namin. Honor and strength in God ngayon yung motto namin. Macho na magdasal ngayon. Hindi nakakahiya magdasal ngayon.